Pansin nyo ba na ang karamihan ng mga wealthy businessmen sa Pilipinas ay may lahi na Chinese or na tinatawag nilang Chinoy? Bakit 90% ng top richest Filipinos ay may lahi na Chinese? Tulad nila Henry C., John Gokongwei, Tony Tan Kachong at iba pa. Kung napansin nyo mga bagay na yan, tatalakayan natin sa video na to ang Chinese mindsets at kung anong dapat natin baguhin, gayahin at i-apply sa ating sarili. Ine-encourage namin kayo na panoorin ang buong video at kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na rin at gawing part ng inyong investment ang panunod ng aming videos. Maraming salamat. Number 1, mindset sa pag-aaral. Tayong mga Pilipino, palagi natin naririnig sa ating mga magulang ay anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, makakuha ka ng magandang trabaho at malaking benefits. Ang Chinese mindset naman, anak, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, makagawa ka ng magandang negosyo. Tayong mga Pilipino, palagi tayong sinasabihan na mag-aral ng mabuti para makakuha ng trabaho na malaking sahod para makaahon sa kahirapan. Wala namang masama, ngunit karamihan ng mga trabaho sa Pilipinas ay sumisweldo ng minimum wage at kailangan ka pa magtrabaho ng ilang taon para tumaas lang ng konti ang sweldo. Ito ay nangangahulugan ng pagtapos ng pag-aaral ay hindi susi or guarantee para maging successful at mayaman. Maraming successful ngayon ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero mayaman. Halimbawa, si Bill Gates na may-ari ng Microsoft, Steve Jobs ng Apple at Mark Zuckerberg ng Facebook. Dito sa Pilipinas ay si Injap Sia ng Mang Inasal. Tinagurian siyang youngest billionaire in the Philippines. Ang mga Chinese, nag-aaral sila ng mabuti para makatayo ng negosyo dahil yan ang nakikita nilang susi para yumaman. Totoo naman ito dahil lahat ng mayayaman sa buong mundo ay yumayaman dahil sa negosyo at walang empleyado ang yumaman dahil sa trabaho lang nila. Sa librong Rich Dad Poor Dad, si Robert Kiyosaki ay may dalawang tatay, isang rich dad at isang poor dad. Yung rich dad niya, hindi nakapagtapos ngunit isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Hawaii. Ang tinutukoy naman niyang poor dad, ang totoong tatay niya na may master's degree. Ngunit nagsastruggle sa pagbayad ng mga utang. Nagtanong si Robert sa dalawa niyang tatay kung paano yumaman. Ang sabi ng totoong tatay niya, mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho na magpapasweldo sa iyo ng malaki. Ang sabi naman ng mayaman niyang tatay, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng trabaho at ang sweldo na kinikita mo dito ay ang gamitin mo para magtayo ka ng negosyo. Ikaw, kanino ka makikinig? Sa may PhD degree pero mahirap or isang hindi nakapagtapos pero mayaman? Ang poor dad sa libro na yun ay reflection ng mindset ng mga Pilipino. Sabi nga ng mga Chinese, ang Pilipino, 22, graduate, 30, nagtatrabaho, 40, sawa na sa trabaho, 60, resign sa trabaho, 70, patay sa kakatrabaho. Tapos pagtanda, aasa sa SSS, GSIS, at retirement. Wala namang masama dito, ngunit pahirapan pa ang kumuha nitong mga to. Ang rich dad naman ni Robert ay ang reflection ng mga Chinese sa ating bansa. Dahil naniniwala sila ng edukasyon ay importante din. At ang pagtatrabaho sa kumpanya ay malaking tulong sa kanila para makakuha sila ng experience at para matuto sila kung paano magpatakbo ng kumpanya. Para balang araw, pag magtayo sila ng sarili ng kumpanya, alam na nila kung anong gagawin nila. Number 2, mindset sa utang. Ang Pinoy mindset, umuutang para ipanggasto sa luho. Tulad ng iPhone, bags, cars, watches, jewelry, at iba pa. Sa librong Rich Dad, Poor Dad, ang tawag nito ay bad debt. Umuutang ka para sa pag-finance ng inyong luho na hindi naglalagay ng pera sa iyong pocket. Ang Chinese mindset, umuutang pang negosyo. Sa librong Rich Dad Poor Dad, ang tawag dito ay good debt. Umuutang sila para maka-acquire sila ng assets para maglagay ng pera sa kanilang pocket. Ang Pinoy mindset, once na maubos ang pera sa luho at magipit, uutang ulit para may pangtustos. Iniisip nila, sa sweldo naman ako, kaya okay lang yan. Ang mga Chinese, umuutang sila para makagawa sila ng negosyo o para palagawin ang negosyo nila. Ang example dito ay ang mga business loans. Ang business loan sa mga bangko ay mas mababa ang interest kesa ang interest na binabayad sa credit card or personal loan. Kaya mga kaibigan, iwasan natin ang bad debt. Kung bumili ka ng bagong kotse dahil gusto mo lang ito, ito ay bad debt dahil ito ay naglalabas ng pera sa inyong bulsa. Imagine nyo, nagbabayad kayo monthly for the next 3 to 5 years at kung gusto nyong ibenta yung kotse, nag-depreciate na ang kanyang value. Ang kadalasan, kapag nakuha ng malaking sweldo, bili agad ng magarang bahay, magarang sasakyan, at mga magagarang kagamitan. Ang Chinese mindset naman, pag magpagawa ng bahay, kung na papansin nyo, ang ground floor pinaparentahan nila. Ang second floor, dun yung totoo nilang bahay. So, ang nagbabayad ng bahay nila, ng monthly nila, yung mga nag-ubuupa sa kanila. Hindi naman namin sinasabi na walang magagarang sasakyan. Yung mga Chinese, wala silang bagong phone, wala silang bagong bahay, meron sila niyan. Pero, ang ginagastos sila pang bayad dyan, ay ang mga nakukuha nila mula sa kanilang assets at mga negosyo. Kung merong good debt and bad debt, meron din naman tinatawag good problems and bad problems. Ang karamihan sa atin, sinasabi natin
nga, ayaw natin magnegosyo kasi maraming iniisip. Hindi ka makaka-relax dyan. Oo nga, maraming problema ang iyong may encounter kapag ikaw ay may negosyo. Ngunit, ito ang tinatawag nilang good problems. Ang bad problems naman ay ang problemang walang pangbayad sa pangtustos. Walang pangbayad sa pangbili. Lahat naman tayo makaka-encounter ng problems. Ikaw na mamili kung anong problems ang gusto mong i-face. Yung good problems or bad problems. Number 3, mindset sa sweldo. Ang Pinoy mindset, pagkasweldo, diretso sa mall, bili dito, bili dyan, Starbucks dito, Starbucks dyan. Ang Chinese mindset naman, pagkasweldo, diretso sa banko at deposit. Ang Pinoy, pagkasweldo, akala mo sobrang daming pera kung gumastos. Shopee dito, Lazada dyan, hanggat wala nang natira. Kaya hindi pa tapos ang kinsenas, ubos na agad ang pera nila. Pagdating ng sweldo de peligro, mangungutang para may pangtustos. Dahil panay gastos ang Pinoy, hindi nakakapag-ipon at puro palabas ang pera. Kaya pag naubos, ang mga Chinese pagkasweldo, nagtatago agad ng persyento para makaipon. Ipon lang ng ipon at nagtitiis para magtipid. Pag lumaki na yung ipon nila, makakapag-invest na sila ng negosyo o makakapagbili sila ng mga gusto nilang bagay. Ang tawag dito, delayed gratification. Save now, invest later. Ang Pinoy mindset, buy now, nga later. Huwag kayong maniwala sa kasabihan na YOLO, you only live once. Ang Chinese, naniniwala sila sa kasabihan na yo-yo, you only earn once. Ang Pinoy, enjoy now, suffer later. Ang Chinese naman, suffer now, enjoy later. Kaya mga kaibigan, magtiis muna tayo ngayon at magsakripisyo. Dahil kung mamunga yan, mas mabibili mo na ang mga bagay na gusto mo at mas magiging maginhawa ang buhay mo. At yan ang difference ng Pinoy mindset at Chinese mindset. Ano yung pinakagusto nyo? Isulat lamang sa comments dahil ang aktong pagsulat ng isang bagay ay lalong itong mananatili sa'yo. Ang pinakagusto namin ay number 3, mindset sa sweldo. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please smash that like button. Subukan natin makakuha ng 2,000 likes. Kung may natutunan naman kayo, please share sa buong barkada para lahat tayo sabay-sabay magtukumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos pang tagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life.